guys, so ito na yung full video ng room renovation ko. So buti na lang hindi ko pa siya nadidelete. Yung room na to, yung kapatid ko yung natutulog dito. Di ko alam anong naisipan niya, bakit kulay black yung paint na nilagay niya. Tapos nung di niya nagustuhan yung sticker na yan, di na siya nag-abala pa na ayusin pa yung room. Kaya nung binigay niya na yung room na yan, medyo nahirapan kami. Tapos nakailang patong din kami ng white paint. Pati yung nagtitinda ng pintura dyan, nagtataka bakit daw pininturahan ng black yung kwarto. Kaya nakatatlong layer kami sa white paint. Tapos yung kulay na yan, Princess Peach yung tawag dyan. Nakita ko lang yung color na yan sa Pinterest. Tapos yung nasukat niya na yung room, yan yung ginawa niya sa SketchUp. Then nag-order kami ng jigsaw sa Lazada. Pero option lang to kasi pwede naman lagari na lang yung gamitin nyo. Then yung mga gamit sa room, puro sa Shopee ko lang nabili. Itong ilaw na to sobrang sulit, 259 pesos lang. Kung gusto nyo ng mga link ng mga shop, ilalagay ko na lang sa comment. Tapos kami lang din yung nag-install niyan. Pinatay namin yung breaker ng bahay para sure. So kung hindi kayo marunong magkalikot ng kuryente, pakabit nyo na lang sa tito, lolo or tatay nyo. Then marami din nagtataka kung paano daw namin napagkasya yung 10,000 pesos para sa room na to. Sa 10,000 pesos na yun, kasama na yung paint, bed frame, tapos yung mga decorations, yung bed sheet. Nakamura kasi kami noon, nakabili kami ng mga wood. Dito sa Pampanga, sa Mabalacat area kami. Halos sinabi ng mga nag-comment sa TikTok na sobrang layo daw ng presyo nung pinagbilhan namin nito compare daw sa presyo nung sa area nila. So kung mahal yung mga materials sa area nyo, baka hindi nga magkasya yung 10,000 pesos. Kasi yung isang buo ng mga wood na yan, nabili lang namin for 910 pesos. Yung paggawa naman dito sa bed frame, marami nagre-request ng tutorial. Kaya binagalan ko na lang yung clip dito para makita nyo na lang yung form. Kasi hindi na kami makakagawa ng tutorial kasi wala na kami sa Pilipinas. Tapos medyo matagal na rin yung video na to nung May 2021 pa. Tapos nung ginawa ng boyfriend ko to, wala naman talaga siyang experience sa pagko-construction or paggawa ng mga furniture. Sa bahay kasi nila, madalas magpa-construction yung mama niya. So simula nung bata siya, lagi niyang pinapanood yung mga nagtatrabaho sa bahay nila. Kaya nagkaroon siya ng idea kung paano mabuo yung mga bagay-bagay. Nung 2018, ginawan niya rin ako ng vanity mirror. Tapos hanggang ngayon nagagamit pa rin, tapos gumagana pa rin yung mga lalagyanan ng ilaw. Dapat talaga apat yung magiging drawer nito, pero hindi na nagkasya yung mga natirang wood. Kaya dalawang malaking drawer na lang yung ginawa, tapos dalawang naka-open na lalagyanan dyan. Yung mga tools na ginamit niya dyan, galing lang din sa bahay nila. Yung pang slide naman sa drawer, nabili namin yun sa Wilcon. Una niyang ginawa, bumili muna kami ng isang set para matry dun sa isang side. Tapos na na-figure out niya na kung paano gamitin yun, dun pa lang siya bumili ng para dyan sa isang side na yan. Tapos dapat yung table na gagawin, nakafix siya sa bed frame. Pero naisip namin, para maging movable siya, gagawin niya na lang na minamount, kaya nilagyan niya ng butas dyan para imamount yung table dyan. Para kahit ibahin yung pwesto or kung balak ilipat yung bed frame sa ibang kwarto, pwede siya. Halos wala naman nasayang sa mga wood na nabili namin kasi nagamit lahat. Start gawin to nung May 21 tapos natapos siya ng June 11. Nabot rin ng 3 weeks yung pag-aayos namin dito sa room na to. Lagi kasi kaming late nag-i-start kapag gumagawa. Minsan nag-i-start kami 5 PM na. Kaya hindi na namin naabot yung goal na 2 weeks. Tapos yung curtain set na yan, nabili na yan sa SM Clark. Medyo mahal yung pagkabili dyan sa curtain compare sa mga nasa Shopee. Pero okay lang kasi maganda yung quality niya. Nung nabuo niya na lahat, pininturahan niya na after. Yung dalawa nakahang na shelf dyan, hindi naman talaga dapat kasali. Pero since may mga natirang wood, nilagay na yun. Yung natirang space sa ilalim ng bed frame, ginawa siyang storage para lahat ng space sa ilalim ng bed magamit. Sobrang excited na ako dito nung nakikita ko nang malapit na matapos. Hindi na ako tumulong magpintura pa dyan sa mga wood kasi natakot ako baka masira ko lang. Yung nagastos lang sa paggawa ng bed na yan at saka yung table, 3,900. Siguro kung hindi lang kami nagtatlong layer sa pintura ng wall, mas makakatipid pa kami. Pero yung total ng lahat ng nagastos dito sa room na to, hindi naman inabot ng 10,000. Ilalagay ko na lang din sa comments yung computation kasi maraming di naniniwala na kinaya ng 10,000 pesos to. Then sa mga nagtatanong naman sa sukat ng room, ang naaalala ko parang 6 feet by 4 feet siya. Ganun lang siya kaliit. Tapos yung bedsheet na set na to, nabili ko lang din sa Shopee for 1,050 pesos. Yung comforter galing din sa Shopee for 399 pesos. Hindi masyado makapal yung pinili ko na comforter para kahit hindi naka-aircon, magagamit pa rin yung kumot. Tapos stable naman yung mga shelf na yan kaya nakapaglagay pa ng mga plaque sa taas. Tapos dyan sa side, naglagay siya ng additional outlet para dun sa computer na ilalagay. So ito na yung final na itsura niya na natapos na namin siyang gawin. Basta yung buong idea ng room na to nakuha ko lang sa Pinterest. So kung may gusto kayong gawin sa room nyo, pwede kayo mag-search muna sa Pinterest bago nyo gawin. Yung keyboard na yan, galing ko lang din sa Shopee yan. Tapos ang dami rin nagme-message sa Facebook page ko na nagpapagawa ng room nila. So hindi namin business to guys, ginawa lang talaga namin to kasi trip lang namin. Ito yung mga panahon na naghihintay kami ng graduation ko tsaka ng result sa visa. Namiss ko tuloy bigla yung kwarto ko. Yung gumagamit na kasi ngayon dito is yung mga kapatid kong babae. Kapag nakikita ko yung video na to, naaalala ko yung amoy ng room ko. Sobrang bango kasi nung nabili ko na scent sa Shopee. Kapag pumasok ka sa kwarto ko, amoy Shangri-La, ganun. Nung first week ko nga natulog dyan sa kwarto ko, laging tumutuloy yung laway ko sa sobrang sarap ng tulog ko. Bahala na kayo mag-isip kung joke ba yun o hindi. Ayan, sobrang lambot ng kama ko. Tapos yung fur na yan, nabili ko lang rin yan sa Shopee. Basta lahat ng decor dyan galing sa Shopee. Pati yung letter stand na yan. Kung may mga
questions pa kayo, pwede nyo naman i-comment, masipag naman ako sumagot. Nagamit ko rin yung room na to for 6 months. First night kong gamitin to, June 11. Tapos nakaalis kami ng Pinas, December 12. Kaya nasulit ko naman yung room na to. Tapos may nabibili pala na pang spray dyan sa mga wood para hindi daw anayin. So option nyo din yun. Tapos may nakita akong comment dun sa Facebook Reels ko. Tinatanong niya kung hindi daw ba maingay yung bed. Sa 6 months naman na pagtulog ko dyan, wala naman ako narinig na ingay or yung tunog na nagkikiskisan na kahoy or yung tunog na para natatanggal yung pako. Kasi kapag gumagawa talaga siya ng mga bagay, mabagal siyang gumawa. Sobrang bagal kasi minimake sure niya talaga na matibay yung mga ginagawa niya. Tapos hindi pa siya nasasatisfied kapag di niya nakukuha yung gusto niyang itsura. So kahit mabagal siyang gumawa, good thing naman kasi matibay talaga yung pagkakagawa. So pwede niyo rin siya i-follow sa Facebook page niya tsaka sa YouTube. So yun lang!